Samantala, reciprocal access agreement bubusisiin ng Senado bago ratipikahan. May Ancorvera sa detalye ng balita. Idadaan muna ng Senado sa mabusising pagsusuri ang nilagdaang reciprocal access agreement sa pagitan ng Japan at Pilipinas bago ito tuloy ang ratipikahan. Ayon kay Senate President Francis Escudero, hihimayin nila ang RAA tulad ng iba pang tratado na pinasok ng pamahalaan. Ang kasunduan ay una ng nilagdaan kahapon sa Malacanang na siyang magsisilbing batayan sa pagitan ng mabansang lalahok para sa joint military exercises. Para kay Senator Juan Miguel Zubiri, napapanahon ang kasunduan dahil maaari magpalakas ito sa naval training at pagbili ng iba pang kagamitan mula sa Japan. Inaasahang magpapasigla rin ani ito sa defense at seguridad sa Asia Pacific region. Iginit naman ni Senator Christopher Bongo na dapat ang kasunduan makakatulong at pabor sa interes ng mga Pilipino. Interes ng bayan, interes ng Pilipino. Kung makakabuti para sa bayan, suportado natin ito. Pero kung si Senate Minority Leader Coco Pimentel ang tatanungin, dapat produkto at hindi pulbura. Kung papasok man anya sa kasunduan ng Pilipinas, dapat economic in nature para maibenta ang mga produkto ng Pilipinas para makatulong sa mga Pilipino. May Ancorvera para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapat. Samantala, Japan at Pilipinas nagpakayag ng pagkabahala sa mapanganib na aksyon ng China sa Ayung Insul. Balita mula kay Moira Encina Cruz. Pinuna ng Pilipinas at Japan ang mapanganib na aksyon ng China sa Ayung Insul kasunod ng ikalawang Philippines-Japan Foreign and Defense Ministerial Meeting o 2+2 at paglagda ng dalawang bansa sa Reciprocal Access Agreement o RAA. Sa joint statement ng Pilipinas at Japan, nagpahayag ang mga ito ng seryosong pagkabahala sa mga eskalatory na hakbangin ng Beijing sa South China Sea na humadlang sa kalayaan sa paglalayag at gumulo sa paghatid ng mga supply at nagpapatindi ng sa rehiyon. Nanawagan din ang Defense at Foreign Affairs Ministers ng Pilipinas, Japan at China na sundin ang 2016 Arbiter Award on the South China Sea. Binigyan din pa ng Pilipinas at Japan ang pangangailangan para sa international community na magsalita sa importansya ng pagkapanatili at pagkapalakas sa malaya at bukas na international order aninsunod sa rule of law. Tiwala naman si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na mahalagang dokumento ang nilagdaang RAA na mas mapaigting sa defense partnership ng Pilipinas at Japan sa harap ng geopolitical situation sa rehiyon at sa ibang panig ng mundo. Ours is a resilient partnership anchored on shared values and the enduring friendship between our two peoples. From today's 2+2 meeting, I'm confident that this strategic partnership will flourish, delivering dividends for our peoples and serving as a pillar of regional stability. Moira Encina Cruz, para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapat. Sa iba pang balita, magkakaloob ng 10 million peso reward sa sino mang sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng puganting si Apollo Quiboloy. Ayon kay DILG Secretary Benhard Abulos, bukod kay Quiboloy, mayroong tig 1 million peso reward sa ika-aresto sa kanyang mga kasamang akusado. Noong April 3, nag-issue ng arrest order ang Davao Regional Trial Court laban kay Quiboloy at mga kasamahan nitong sina Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Sylvia Camanes at Jacqueline Roy. Nahaharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 Anti-Child Abuse Law, lalo na ang pang-aabuso sa mga menor de edad at pagmamaltrato. Noong April 11, nag-issue rin ang Pasig City Court ng warrant of arrest para kay Quiboloy dahil sa qualified human trafficking na isang non-bailable offense. Samantala, nagpatupad po ng rigodon ang pamunuan ng Provincial Regional Office o PRO 11. Kung saan 19 na police station chiefs at commanders sa Davao City ang tinanggal at inilipat ng pwesto. Kinumpirma po ito ni PRO 11 Davao spokesperson Major Catherine De La Rey at inhayag na mga naapektuhan na inilipat sa iba't ibang unit at tanggapan sa Provincial Regional Office. Ang revamp sa mga opisyal ayon kay De La Rey ay desisyon ng Regional Director at bahagi ng kanilang trabaho at ilipat ang mga ito kung saan sila magiging epektibo sa pagtupad ng tungkulin. Habang sinibak naman sa pwesto ang ibang police dahil sa mataas na insidente ng krimen. Nilinaw naman ni De La Rey na walang kaugnayan
sa nangyaring kaguluhan sa paghahain ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Quiboloy noong June 10, 2024 ang ipinatupad na palasahan sa Davao City Police. Ang iba pang detalye sa pagbabalik ng Mata ng Agila sa tanghali. This part? Katao ang patay kabilang ang isang 4 na taong gulang na batang lalaki at 45 iba pa ang nawawala dahil sa nangyaring landslide dulot na malakas na mga pag-ulan malapit sa isang ilegal na minahan ng ginto sa isla ng Sulawesi sa Indonesia. Sa pahayag ng rescue team, 164 na mga tauhan ang ipinadala sa lugar upang hanapin ang mga nawawala. Sa rescue operation, 23 katao nakuhang buhay ng rescuers at 6 dito ang nasaktan. Samantala, sinabi ni National Disaster Management Agency spokesperson Abdul Muhari na nagdulot din ng baha na umabot ng hanggang 10 talampakan ang malakas na mga pag-ulan sa 5 villages sa Bone, Bulango, kung saan halos 300 mga bahay ang naapektuhan at mahigit sa 1,000 katao ang lumikas. Uy, sa ating balik sa Amazing, alam nyo ba na 11 tonelada ho ng basura ha, ang nakuha ng isang team ng mga sundala at Sherpas mula sa Mount Everest ngayong 2024 climbing season. Ayon po sa leader ng ekspedisyon na pinondohan ng gobyerno ng Nepal, karamihan sa mga basura, mga lumang tent, food packaging, mga gas cartridges, oxygen bottles at mga climbing ropes. Marami sa mga nakolektang basura mula sa mga naunang ekspedisyon dahil sa ngayon may umiiral ng mas mahigpit na rules and regulation para sa mga climber. Gayunman, sinabi niya na aabutin pa rin ng ilang taon bago tuluyang malinis at makolektang lahat ng mga naiwang basura sa Mount Everest, ang pinakamataas na bundok sa Himalaya. At para sa iba pang headlines, bisitahin ang Net25 at Radyo Agila social media pages sa net25.com at radyoagila.com. Ako si Gianna Llanes. Sumain niyo ang 30 minutong siksik sa maiinit at pumapagaspas sa mga balita sa Mata ng Agila sa tanghali. Ang matalas sa pagtingin sa mga pangunahing isyu ng lipunan. Ako po si Wenz Kujamat. Maraming salamat sa pagsubaybay. Ito ang Net25. Matatag, matapang, matapad. This program. Para sa balitaang matatag, matapang at matapat, i-follow at mag-subscribe sa aming social media accounts at Net25 TV. Maraming salamat po sa panonood nyo sa Mata ng Agila sa tanghali.